Aleluya. Sige po, sa oras na ito, tayo pong muli ay magsimula na pong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay muling samahan ang ating patuloy na pagdideklara ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay sa oras at sa araw na ito. Aleluya. Muli nating awitan ang Panginoon at sambahin ang kanyang dakilang pangalan sa ating mga buhay. Praise you, Lord. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Binig
sa salamat ay para sa iyo, Panginoon. Ay sa iyo, O Diyos. Samantala po tayong yumuko at tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapon na ito na muli, Lord God, ay sasamba at magpupuri kami sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang humawak sa amin sa hapon na ito at ang presensya mo lamang, Panginoon, ang aming maranasan. At ang bawat tatayo at tutugtog, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ikaw po ang sumama. Maging sa iyo pong gagamitin na lingkod sa hapon na ito, ay ibaba niyo po ang inyong presensya, Panginoon. At nawa ay ikaw lamang ang mapapurihan at maitaas sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Isa nga po muna malakas muling palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay! Hallelujah! Muli po nating dadakilain, pupurihin, sasambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Kanyang kabutihan sa iyong buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan mo, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nakakilain. Wala sa iyo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapili mo, Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan mo'y nadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko iyong tinggin. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nadakilain. Wala sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling
lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala sa'yo'y maihahambing. Ang alam ko'y iyong tingin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Ikaw lamang! Ikaw lamang ang pupurihin. Subok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukati. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa pag-ibig mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, Panginoon. Buhay ko nang purihin ka. Buhay
ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na Panginoon, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y wala sumamba. Wala nang hanapin pa, nanaisin pa iba, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na Panginoon, buhay ko nang purihin ka, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sa piling mo, salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Saya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kami ay magsasaya sa piling mo, Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. At patuloy nating alayan ng tuloy-tuloy na awitin ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tunay nga na masarap sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano man ang hadlang, ano man ang balakid, hindi tayo mapipigil na purihin, itaas, sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, muli nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Nais kong ikay maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ikaw ay maranasan, O Diyos. Nais kong ikay maranasan, tibok ng puso ko. Ikaw lamang, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, ang samba ko'y ay maranasan ng Diyos.
nais kong ikay maranasan. Pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ikay maranasan. Nais kong ikay maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalam. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ang puso kong ito ang mamalaki. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ikaw ay maranasan. Nais kong ikay maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y pagkakaitla.
isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, magkakait lahat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na Sintay iyong tingin, kalagay.
Presence of the Lord, and we again come to you in the grace and love of our Lord Jesus Christ. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, kami po ay muling dumarating para sa isa na namang mensahe through live stream. Amen. So muli tayo po ay ang huli ko pong balita, tayo pong muli ay naka-ECQ, and so we are forbidden to gather as a church, as a people. But thank God for the blessings of technology.
because we can still, amen, we can still worship the Lord together. And I know that in the spirit, tayo po ay patuloy na nagsasama-sama sa Panginoon. And may I come to you with this message, which is taken from the book of Exodus, chapter 18. Okay? At this is an expository teaching once again about good governance. What does the Bible say about good governance? Because this is very crucial, especially in this part of our history. We are going through a lot of trials, challenges, struggles. We are going through challenging times. And good governance and good leadership is very important upang atin pong ma-overcome ang ating mga pinagdadaanan. And the Bible sets an example. The Bible gives an example about good governance, which is taken from the book of Exodus, chapter 18. And it is the kind of leadership that Moses, okay, gave as an example. So, tayo po'y makipagbukas sa book of Exodus, chapter 18. So, as a backgrounder, I would like to give you as a historical background. At this point in time, si Moses po ay, sa Exodus 17, siya po ay nakipaglaban. So, kung titingnan natin yung journey nila, they came from Egypt. And in Egypt, they were enslaved. They were under the clutches of Pharaoh. But when they cried out to God, God heard their prayers. God heard their cry. And so God sent Moses to deliver them from Egypt, from slavery. And in so doing, God showed them numerous miracles. Amen? Which culminated to them crossing the Red Sea. Amen. It is one of the greatest miracles recorded in the Bible because God, through Moses, parted the Red Sea and 2 to 3 million Israelites crossed it safely. But that was not the end of it. Pagkatapos po nilang makross ang Red Sea, they were destined to go to Canaan, the promised land. But in so doing, hindi po ganun kadali. Last time we have studied about Joshua and his military exploits, how strategically he was able to conquer all the residents of Canaan because of the wisdom and the strength and the presence that God gave Joshua. That is why they had victory after victory after victory after victory. Now, let's go back a little bit because we will go back to Moses. Okay, Moses was the first leader of Israel out of Egypt, and then it was passed on to Joshua. But I would like to go back and backtrack a little bit because Moses sets an example of good governance and good leadership. And that is what we are going to study today. So as I was saying, they were able to get out of Egypt from their slavery, and in Exodus 17, this was their first battle. This was their first fight, and it was against the Amalekites. The Amalekites are warriors. They are big people, huge people, and they are trained warriors. On top of that, the Amalekites are ruthless. They are wicked. You know, they kill their enemies at wala silang pinapatawad. But during this time, sa Exodus 17, makikita po natin na nakikipagdigma ang mga Israelita sa Israelites while Moses was on top of the hill and God said, raise the staff. So when Moses raises the staff, the people of Israel were gaining victory. Sila ay nananalo. But then, Moses, human as he is, gets tired. Diba? Napapagod siya. Kaya pag napapagod po si Moses, ibinababa niya yung kanyang kamay sapagkat napapagod siya. But then, natatalo yung mga Israelita. Alright? Natatalo yung mga Israelita pag binababa ni Moses yung kanyang kamay. So, napapagod na siya eh. Hindi na niya kaya. And so, Aaron,
the brother of Moses and Hur came in to help. At sa tinukuran nila yung kamay ni Moses para hindi bumaba. Amen? So, makikita natin dito na Moses, as good as a leader as he is, he cannot do it alone. Kailangan niya ng Aaron. Kailangan niya ng Hur. Amen? To lift up his hand. Because naturally, Moses gets tired as a leader. Amen? Maghapon, magdamag, nakikipagdigma yung mga Israelita, and he cannot raise his hand 24 hours. He needed some help. Pero marami po sa atin ngayon, mga leader na naturingan, akala natin, kaya natin. We can do it all by ourselves. Amen? Marami po ngayong mga leaders na ganon. Okay? Moses did not think that he can do it all by himself. He acknowledged that he needed Hur. He needed Aaron. And so he allowed them, amen? He allowed them to lift up his hand so that they will continue to have victory in the battle against the Amalekites. Amen? Nawa, ikaw na leader, maaaring ikaw ay leader ng iyong iglesia, leader ng iyong nasasakupan, you're a leader in your barangay, a leader in your city, a leader in your province, a leader for your nation, you are a leader in your church. You are a presbytero. Presbytero means a leader, an elder. Okay? Do not ever think that you can do it all by your own. Hindi mo kaya ng mag-isa ka lang. Amen? Kinakailangan mo ng tulong. But many of us in this time and age, we think that we are like superheroes and supermans and super leaders na tayo lang kaya na natin ma-win ang buong mundo. Hindi po natin kaya ng tayo lang. Amen? We often think that I am the only person who can do it. Ako lang ang tama. Ako lang ang magaling. Ako lang ang mabuti. Ako lang ang sundin nyo. Amen? So akala po natin tayo na yung pinakamagaling. Pero hindi po totoo yan. Because even Moses himself, as anointed, and he was called by God, he was anointed by God to deliver the Israelites from the Egyptians, he needed help to raise his hand, and it was Aaron and Hur who helped him gain victory. Amen? So as long as the staff is raised, they are having victory. But when the staff is put down, sila po ay natatalo. Amen? So, sa araw pong ito ay mapag-aaralan natin ang mga ilang mga katotohanan sa buhay ni Moses at sa kanyang kwento kung paano tayong makakakuha ng insight about good governance and about good leadership. Alright, who is a good leader? Amen? Because a good leader is very crucial, especially in running the country, in running the city, in running the province, in running the barangay, in running the church. We need good, credible leaders who should lead us. Amen? And Moses is a case study of a good leader. And we are going to find out what kind of a leader Moses is. Pumunta po tayo sa book of Exodus, chapter 18. And I begin from verse 1. Now Jethro, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard of everything that God has done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. After Moses had sent away his wife Sephora, his father-in-law Jethro received her, and her two sons. One son was named Gershom, for Moses said, I have become an alien in a foreign land. And the other was named Eleazar, for he said, my father's God was my helper. He saved me from the sword of Pharaoh. Jethro, Moses' father-in-law, together with Moses' son and wife, came to him in the desert, where he was camped near the mountain of God. Jethro had sent word to him. He said, I, your father-in-law Jethro, I am coming to you with your wife and your two sons. So Moses went out to meet his father-in-law. He bowed down and kissed him, and they greeted each other and then went into that tent. Amen.
So, ito po yung unang katangian ni Moses. Okay? When Moses heard that his father-in-law is coming, together with his wife Sephora and his two sons, Gershom and Eleazar, he went out immediately to meet his father-in-law. And what did he do? He bowed down. Amen? He bowed down and he kissed him. What does that make Moses of? Amen? Moses was a leader of 2 to 3 million people. He was the ruler. He was the leader of this big number of people. But when his father-in-law came and paid a visit to him, he left everything and ran and met his father-in-law. And what did he do? He bowed down. He bowed down. Siya po ay yumuko at siya po ay hinalikan po niya yung kanyang father-in-law. What does that make Moses of in terms of his character? Moses was a respectful person. A true leader gives respect. Kahit na ikaw pa yung pinakamataas. Si Moses ang pinakamataas sa mga Israelita. Siya yung binigyan ng Panginoon ng responsibilidad at posisyon bilang tagapanguna. Pero nung dumating po ang kanyang pamilya, iniwan po niya ang lahat. Amen? At kanya pong inasikaso ang kanyang pamilya. Kanya pong inasikaso yung father-in-law niya. Remember, his father-in-law is a Midianite. In fact, in verse 1, it says, "Now Jethro, the priest of the Midian," siya po ay priest ng mga Midians. Midians are heathen people. Amen? So he's not even an Israelite. But Moses was sensible enough to pay respect to his father-in-law. It doesn't matter whether he is a Midianite. He is in fact a priest of the Midian. Amen? So, kung sa panahon natin ngayon, unbeliever po yung kanyang father-in-law. Hindi po niya kalahi, hindi po siya Israelita. But it didn't matter because Moses paid respect. Moses showed respect. All right. So that is number one. If you want to be a leader, just like Moses, you should know how to show respect. Dapat marunong kang magpakita ng respeto sa kapwa mo. Ano po ba ang respeto? If you will Google respect, it means it is a way of treating or thinking about something or someone. Respect means that you accept somebody for who they are, even when they are different from you or do not agree with you. Amen? That is respect. And every leader, for that matter, should have this character, should have this characteristic. Amen? The character of respect. Ito raw po yung pagtanggap mo sa iba, kahit na iba yung kanilang opinion sa iyo, kahit na iba yung kanilang paniniwala sa iyo, kahit na iba yung kanilang kulay sa iyo, kahit na iba yung kanyang shape, color, from you. In other words, even if they are different from you are willing to show respect. Amen? And respect is what is lacking in our society. People do not respect others. And so, nagkakaroon po ng turmoil and disagreements and wars. Ang lahat po ng mga giyera, ang lahat po ng mga wars and battles that have been fought in our history, it is because we have not, you know, reached out to show respect to others. Because we disagree with them, we fight with them. Because we disagree with them, we disrespect them, and we do not accept them. Amen? But a true leader shows respect. Amen? Bakit po niya ginalang si Jethro kahit na siya isang mataas na tagapanguna ng Israel? Why did he show respect to Jethro, his father-in-law? Number one, because Jethro is way older than him. Diba? Mas matanda siya. So kung titingnan po natin,
mas mataas ang posisyon niya, mas mataas yung kanyang responsibilidad, pero hindi po siya nangiming magbigay ng respeto sapagkat si Jethro na kanyang father-in-law ay mas matanda sa kanya. Just for the fact na mas matanda sa iyo yung kausap mo, gumalang ka naman. Rumispeto ka naman. Amen? Pero marami po sa atin, porque tayo po ang nasa position, we lord it over others. Okay? We think that we are over and beyond them, and they are under us, and so we lord it over them. To the extent na hindi na po natin ginagalang yung mga matatanda. But no, Moses showed the perfect example of respect when he, as a leader of Israel, bowed down to his father-in-law, an unbeliever, a Midianite, because he wanted to show respect. So what am I saying here? Number one qualification for a good leader, for good governance, for you to consider yourself a good governor, a good leader, is that you are able to show respect. Amen? So it doesn't only mean that, you know, it is in the political arena, but it starts right where, you know, we are living, doon po sa gitna ng ating tahanan. Amen? Sa ating tahanan, tayo po ba ay nagpapakita ng respeto, paggalang? Ikaw na ama, ginagalang mo ba yung mga anak mo? Ikaw na anak, ginagalang mo ba yung mga magulang mo? Amen? Hindi porkeng ikaw ay tatay, ay lisensya mo na yan para hindi mo galangin ang mga anak mo na nakakabata sa'yo. Lalo't higit na kung ikaw ay bata, nararapat mong galangin ang mga magulang mong nakakatanda. Pero nakakalungkot po sapagkat sa tahanan mismo ay hindi po makita ang respeto. You know what? One of the definition of respect is that respect does not come naturally. You are not born with the genes or, you know, the genes of respect. Hindi kayo pinanganak na meron kang DNA ng respect. All right, there's no such a thing. So what does that mean? That respect is something that is not born with you naturally, but it is something that can be learned. Amen. You can learn how to respect. That is why it is very important that in our homes, in our schools, we are taught to respect. In our homes and in our schools, we as leaders teach our children, teach our students respect, because respect is very important. Amen? At yun nga po ang dahilan ngayon kung bakit nagkakagulo ang mundo. Amen? Pilipino, kapwa Pilipino. Amen? We have the same nationality, we have the same color, but we don't respect each other because we refuse to respect each other. Amen? But Moses should give us an example that a true leader is somebody who is willing to show respect. Amen? Tayo po ba ay marunong gumalang? Ginagalang po ba natin yung ating mga magulang? Nakakalungkot po. Marami pong mga kabataan. Minumura nila yung mga magulang nila. Hello? Manginig naman po tayo. We should realize na wala tayo dito sa mundo kung hindi sa ating mga magulang, and we have no right whatsoever to curse them, to say bad words, and go against them. Amen? Kahit na gaano pa po maaring maraming pagkukulang ang mga magulang natin, but it doesn't give us the license to curse them, to say bad words against them. Amen? So, napakahalaga po ng paggalang o ng respeto. Moses was a leader of 2 to 3 million people, but he did not forget to show respect to his father-in-law. He bowed down. He showed his respect by bowing down and by giving them the necessary attention. Iniwanan po niya yung kanyang trabaho at siya po ay inasikaso po niya yung kanyang father-in-law. Kasama po si Sephora at yung dalawang anak niya. Amen po ba? So makikita po natin dito na si Moses po ay isang
taong marunong gumalang at ito marahil ang nakita ng Diyos sa kanya kung bakit pinili siya ng Diyos. He was such a humble man. Hindi po siya mapagmataas. Hindi po niya tinitingnan yung sarili niya na ako yung leader dito, dapat kayo ang mag-bow down sa akin. He had no problem bowing down to somebody who is elderly, just like his father-in-law, Jethro. Amen? So when Jethro came from Midian and went to meet him at Mount Horeb or in Mount Sinai, where Moses met God in a burning bush anyway. So, you know, Jethro saw what God has done with Moses. Amen po ba? Nakita ni Jethro kung nakita niya kung paano ang ginagawa ni Moses na pamamahala sa kanyang mga nasasakupan. Kaya tingnan po natin kung ano yung susunod na katangian ng isang tunay na leader. Sa verse 7, we ended that. Sa verse 7, nag-bow down siya, which is a sign of respect, you know. So dapat po ang mga leader natin marunong ding mag-bow down, mag-rumespeto, kahit na iba po yung opinion ng ibang nakakarami or ibang minority, dapat po galangin natin sila. Amen? Huwag po natin silang i-etsepuera. We should respect everyone. Respect regardless of their, you know, background, regardless of their nationality, regardless of their color. So, yan po sa verse 7. Respect. Now, sa verse 8, ituloy po natin. Moses told his father-in-law about everything that the Lord has done to Pharaoh and the Egyptians for Israel's sake and about all the hardships that they had met along the way and how the Lord had saved them. Jethro was delighted to hear about all the good things that the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. In verse 10, Jethro said, "Praise be to the Lord who rescued you from the hand of the Egyptians and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of the Egyptians." Verse 11, "Now I know that the Lord is greater than all the other gods, for he did this to those who had treated Israel arrogantly." Verse 12, "And then Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and other sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law in the presence of God." Amen. Si Moses po, ang kanyang father-in-law, is a Midianite, hindi Israelita. At ano po ang ginawa ni Moses? Inasikaso niya, nag-bow down siya, pinakitaan niya ng respeto. At pagkatapos, inupuan niya. At ano po ang ginawa ni Moses? Kinuwentuhan niya. At ano po ang kinuwento ni Moses? Yung kadakilaan ng Diyos sa buhay nilang mga Israelita. He testified of the goodness of their God. He testified of the greatness of their God, saving them from the hands of Pharaoh, freeing them from the slavery in Egypt, and now sustaining them in Midian, in sustaining them in the Sinai Desert, you know, feeding them. Lahat po ng mabubuting ginawa ng Diyos sa kanila ay ano pong ginawa ni Moses? Ikwinento po ni Moses. So, the second character that a good leader should have, aside from number one, respect, is to acknowledge God in their lives, to acknowledge that it was God who has done a great thing for them as a people, as a nation. So ano pong ibig sabihin nito? You cannot talk about God if you don't have a relationship with God. And Moses had a direct relationship with God. That's why he can talk about the goodness of God. He can acknowledge God. He can give glory to God. He said, it was God who did all these things. At kanino po niya kinukwento? Sa isang Midianite priest. Sa isang unbeliever na father-in-law niya. Amen? So, if you are a leader, I don't know if you have a relationship with God, but the number one thing that you should have in your life is to have a relationship with God.
just like Moses. Because you cannot acknowledge God when you don't have a relationship with Him. So, Moses told Jethro about what God had done, the attributes that all that God has done in their lives. He testified of what God has done for Israel's sake. And so, Moses did not take all the glory. Amen? Ibinalik niya ang kaluwalhatian sa Diyos. Hindi niya sinabing, ako ang magaling, ako ang nagpart ng Red Sea, ako ang tumalo sa mga Amalekites, ako. Amen? Pero ang marami pong mga leader ngayon, kinukuha po nila ang glory at hindi po nila ibinabalik sa Diyos. Amen? Akala nila sila ang gumawa, akala nila sila ang nagtagumpay, pero hindi. Si Moses po, inamin niya na it was God who has done all these things for Israel's sake. It was God who had done all the great things in their lives. And so he acknowledged it. Napaka-importante po niyan. Amen? At sa buhay po ni Moses, ano po ang nangyari? Doon po sa verse 9, Jethro was delighted. Amen? Nakinig po si Jethro, nakinig po yung kanyang father-in-law, at ano pong sabi niya? Jethro was delighted to hear about all the good things that the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. Kaya naman sa verse 10, sabi ni Jethro, praise be to the Lord who rescued you from the hand of the Egyptians and of the Pharaoh and who rescued the people from the hand of the Egyptians. Tapos ang sabi ni Jethro, now I know that the Lord is greater than all the other gods. Because there are many gods during that time. The Midianites had their own gods. The Amalekites had their own gods. These heathen gods. There are many gods until now. There's a god of money, the god of idolatry, the god of religion, the god of pride, the god of sin. There are so many gods. This world is nahahaling. But sabi po ni Jethro, now I know that the Lord is greater than all the other gods. For He did this to you. And He did this to those who treated Israel arrogantly. What happened? Moses was able to convert his father-in-law because he talked about his God. Amen. And I long and I pray to see that day when we will have leaders who will talk about God and not curse God. Amen. Ito yung burden ng puso ko. Sabi nila, okay lang yan. Magkaroon tayo ng mga opisyales na nagmumura at sinusumpa ang Diyos at kino-question ang Diyos. Amen? Hindi po okay yun. It is not okay to curse our God. Sapagkat wala po ang bayang ito, wala po ang bansang ito, wala po ang Pilipinas kung wala ang Diyos. Because God is the God of the Philippine Islands. But we, ano pong ginagawa natin? Iniitsipwera natin ang Diyos sa ating gobyerno. Iniitsipwera natin ang Diyos sa ating bayan. Iniitsipwera natin ang Diyos sa ating mga pamilya. We do not give Him and acknowledge Him in our lives, in our families, in our ministries, in our nation. But Moses talked about his God. Moses acknowledged his God. And I long to see that day that when we will have leaders in this nation who will acknowledge God. Who will acknowledge God as the God of this nation. Amen. Who will talk about God, you know, in their speeches. Who will talk about God in their meetings. Who will talk about God in their discussions. Amen. Just like Moses, he did not hold back. Siya po ay nagkwento sa kanyang kay Jethro. At pagkatapos po nun ng kanyang pagkukwento at pag-acknowledge sa Diyos, ay na-convert po niya yung kanyang father-in-law. So that, sa verse 12, sabi po doon, then Jethro, Moses' father-in-law, brought an offering, burnt offering and other sacrifices to God. Dati siya ay priest ng mga Midianites. At kanino siya nag-offer ng sacrifices? Sa kanilang mga hidden gods. Pero pagkatapos pong magsalita ni Moses patungkol sa kaniyang Diyos, ano po ang nangyari?
si Jethro po ay na-convert niya. Si Jethro po ay hindi na nag-o-offer sa mga hidden gods ng Midian at siya po ay nag-o-offer na ng burnt offering sa Diyos. Amen? Now he is offering burnt offering and other sacrifices to God. And Aaron came and all the other elders of Israel and they ate bread with Moses' father-in-law in the presence of God. Amen? Hallelujah. This is what I envision for this nation. This is what I envision. But what we see is completely the kabaliktaran. Amen? Ang nakikita po natin sa ngayon ay kabaliktaran. We see our leaders who do not acknowledge God. In fact, they belittle God. We see our leaders who do not acknowledge the greatness of God in this nation and in their lives. But they think that they are, sila yung pinakamagaling, pinakamalakas, sila yung pinakapowerful that they don't need God. They don't need to acknowledge God. But I pray that one day we will have true leaders who will acknowledge God in their lives. We will have true leaders who have a relationship with God, just like Moses. Amen? Tayo po ay magkaroon ng mga leaders na ganon. So, kung titingnan po natin, if we will look at Moses, hindi po niya kinompromise yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. He talked about it even in his leadership position. Dapat nga, kung tayo ay nasa leadership position, mas lalo nating gamitin yung ating posisyon para i-advance ang kingdom ng ating Panginoon. Now, people might say, you don't do that. You know, hindi mo pwedeng pagsamahin ang iyong pananampalataya at ang governance. No. You cannot separate yung pagkatao sa iyong leadership qualities and character. Amen? Dapat alam mo yun na kaya ka nilagay sa posisyon sapagkat gagamitin ka ng Diyos sa posisyong iyan. Amen? At yun po yung pangalawa. A true leader acknowledges God in his life, in his leadership, and his sphere of influence. And that is what Moses had done. Hindi po siya nahiya, hindi po siya nangimi, hindi po siya nagdalawang isip na iluwalhatiin ng Diyos sa buhay niya. Quinento niya yung kabutihan ng Diyos, yung kagalingan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga himala ng Diyos sa kanilang mga Israelita. Amen? At dahil doon namangha si Jethro at si Jethro ay nakumbinsi niya. Kaya naman sa huli, si Jethro ay nag-aalay na hindi na sa mga Diyos ng mga Midianita, kundi sa Diyos ng Israel, si Yahweh. Amen? He became a follower of Yahweh. So, that is number two. We need leaders who acknowledge God in their lives, who acknowledges God in their families, who acknowledges God in their cities, who acknowledges God in their nations. That is the kind of leader that we need. That is called good governance. You are not ashamed of your faith in God the Almighty. You are not ashamed to talk about His greatness. You are not ashamed to testify about His goodness, to testify about what He has done for you. And so you do not take the glory, but you give God the glory. Amen? Pero ngayon po ang marami, yung glory po kinukuha nila. They take the glory for themselves and they do not acknowledge the glory of God in their lives. Amen? Maling-mali po yun. Kaya po, hindi po tayo nagtatagumpay. Until the day that we acknowledge God in our lives, until the day that we acknowledge God in our families, until the day that we acknowledge God in our churches and our ministries, until the day that God is the one we acknowledge in our cities, in our provinces, in our nation, we will never have victory. Amen? Hindi po tayo magtatagumpay. Kaya kailangan po natin ng mga godly leaders. Leaders who acknowledges God in their lives just like Moses. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Kaya po sa susunod na eleksyon, tayo po ay maging matalino,
sa pinipili nating mga mangunguna sa atin. Hello? Piliin po natin yung mga maka-Diyos, may takot sa Diyos, handang magsalita patungkol sa Diyos, ina-acknowledge na ang Diyos ang nangunguna sa kanilang bayan. Amen? Maliban, of course, sa unang katangian, marunong gumalang, marunong rumespeto. Amen? Naway ito yung maging standard natin. Amen? Marunong bang rumespeto yung leader mo? Marunong ba yung gumalang? O walang ibang ginagawa yung kundi bastusin yung mga constituents niya? Amen? At apak-apakan yung mga constituents niya kasi iba yung kanilang kulay, iba yung kanilang paniniwala, opinion, at paninindigan. Kaya naman etsepuera sila. Amen? Kasi iba yung opinion mo, opposition ka, wala kang budget. Hindi ka namin na-agreean kasi opposition ka. Amen? Hindi marunong rumespeto at gumalang sa opinion ng iba. So, a good leader and a leader with good governance, nawa po ay maging basihan po natin ito. Number one, he respects others. Number two, he acknowledges God in his life. Godly. May takot sa Diyos. Okay. And number three, tingnan po natin, ituloy po natin. So verse 13. The next day, all right, Moses took his seat to serve as a judge for the people, and they stood around him from morning until evening. All right. So tapos na po na nakapag-offer na ng burnt offerings si Jethro as a priest. Amen. Ngayon, hindi na siya priest ng Midian. Siya ay priest na ng Israel. Praise God. He was converted by Moses. The next day, Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning until evening. And when his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this that you are doing for the people? Why do you alone sit as judge? Why all these people stand around you from morning until evening?" And Moses answered, "Because the people come here to seek God's will. Whenever they have a dispute, it is brought to me, and I decide between the parties and inform them of God's decrees and laws." And Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good." Amen. "You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. So, listen to me, and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them the decrees and the laws and show them the way to live and the duties that they are to perform." Verse 21, "But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, over hundreds, over fifties, and over tens. Have them serve as judges for all the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases, they can decide among themselves. But the ones that are more serious cases, they should bring them to you." Amen? So, pagkatapos po nilang mag-offer ng burnt offerings, nakita po ni Jethro kung ano yung everyday routine na trabaho ni Moses at ano po yung nakita niya. His father-in-law saw all the people coming to Moses. Ilang tao po yung mga Israelita? Hindi lang po sila hundreds. Hindi lang sila thousands or hundreds thousand. They are, when they came out of Egypt, there were around 2 to 3 million people. 2 to 3 million people. Imagine 2 to 3 million people coming to you every day. 2 million hanggang 3 million
lumalapit sa iyo araw-araw, sinasabi, Moses, yung kapitbahay ko, ninakaw yung baboy ko. Moses, yung kapitbahay ko, nilipat yung muhon, inagaw yung lupa ko. Moses, yung kapitbahay ko, chinichismis ako, inaalimura ako. Moses, and all other kinds of disputes, all other kinds of issues, lahat po yun, dinadala nila kay Moses. Kaya naman nakita ni Jethro na hindi na po natutulog si Moses because they were coming morning and day and night. Hello? So, Jethro saw that. Amen? And so, Jethro came to Moses and said, son-in-law, what are you doing? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Alright? So, he said, what is this that you are doing for the people? He said to Moses, and he said, why do you alone sit as judge while all these people stand around you from morning until evening? Amen? So sa verse 17, sabi po ni Moses, what you are doing is not good. Alright? What you are doing is not good. Pag ito ba ay narinig mo, magpapanting ba yung tenga mo? Sinasabihan ka, mali yung ginagawa mo? Hindi tama yung ginagawa mo? Hello? At si Jethro, kasi mas matanda siya, at saka father-in-law siya, at saka alam niya ginagalang siya, sinabihan po niya si Moses, it was an honest and direct assessment. It was an honest and direct rebuke. Hello, can we take rebukes? Can we take correction? Can we take assessment and evaluation? Can we take blunt criticism? Jethro gave this assessment to Moses. And he said, that's not a good idea, my son-in-law. That's not a good idea. When was the last time you heard somebody tell you that's not a good idea? Mali yan. Hindi tama yung ginagawa mo. And how did you accept it? Nung sinabihan ka na hindi tama yung ginagawa mo, do you or can you take criticism? Can you take suggestion? Can you take recommendation? Or are you somebody who thinks, I am right, always right. Nobody can correct me because I am right. Ako lang ang tama. Lagi akong tama. Hindi ako nagkakamali. Nobody can correct me. At marami pong, sadly, marami pong mga leader ngayon ganyan. Whether it's in the church or in the government, many leaders cannot take correction. Many leaders do not listen to advice because they think that they are the only ones who are correct. Alright? So, you know, Moses could have gone to Sephora at sinabi niya, sa asawa niya, ano ba naman tong tatay mo? Pinapakialaman ako. Sabihin mo nga yan, magulo. Nanahimik ako rito, bigla kayong dumating-dating, tapos sasabihin, mali yung ginagawa ko. Pero sabi siguro ni Sephora, gusto ko lang naman niyang tulungan. Kasi nakikita niya, nangangalumata ka na, wala ka ng tulog eh. Kasi 2-3 million lumalapit sa'yo araw-araw, iba't ibang problema, iba't ibang issue, may problema sa lupa, may problema sa pamilya, may problema sa mga hayop. Lahat ng klaseng problema ay inilalapit nila kay Moses. And Jethro saw this. And the wisdom of God came upon Jethro and gave him a blunt criticism and advice. Jethro, the priest of Midian, you know, was wise enough to notice that. At siya po ay nagbigay ng payo. Amen? At ang payo po niya ay ang sabi, anong pong sabi niya? O mamaya na yun, sapagkat yun po yung pang-apat na. So ang pangatlo po na nakatangian ng isang tunay na leader with good governance is somebody who can listen to advice, who can take criticism. Amen?
who can give in to criticism. And si Moses po was humble enough to accept criticism. He was humble enough to accept the advice of his father-in-law, Joshua. He did not complain. He did not rebel. He did not say, Sipora, bumalik na kayo sa Midian. Kasi magulo yung father-in-law ko, magulo yung ano ko, yung tatay mo, bumalik na kayo. Hindi po ganun ang naging response ni Moses, kundi siya po ay naging humble enough to accept and listen. Amen? So, ito po, ano po ba yung kanyang advice? Okay? But before that, bakit kaya tinanggap ni Moses yung advice po ni Jethro, yung kanyang father-in-law? Because Moses acknowledged that he is human and he cannot do anything and everything. Sa Exodus 17, makikita natin, he got tired when they were fighting against the Amalekites and he needed Aaron and Hur to lift up his staff so that they could continue to win against the Amalekites. In Exodus 17, he acknowledged that he needed help. Amen? So in Exodus 18, he acknowledged that he needed help again. He is tired. Pagod po siya. Hindi po niya kayang i-deal lahat ng 2-3 milyong taong lumalapit sa kanya araw-araw. Araw-araw. Kaya nga po, doon sa Exodus 17, ang mga kalaban nila ay outsiders. Dito sa Exodus 18, he is tired again. But this time, hindi lang tulong ang kailangan niya, kailangan na niya ng kahalili. Alright? Kailangan na niya somebody who would take up the job and the position. Kaya dito po nagkaroon na po ng delegation kasi yun po yung advice ni Jethro. So, basahin po natin sa verse 17, okay? Let me jump to verse 17. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out because the work is too heavy for you. You cannot handle it alone." Amen? Masyado raw mabigat ang 2-3 million na kakayanin lang ng isang taong si Moses. Kaya sabi niya, "You will die out of time, Moses." Magkakaroon ka ng, may stress ka masyado. At pag na-stress ka, tataas yung BP mo at baka mamatay ka ng wala sa oras. Kaya, i-delegate mo. Yan. Sa verse 19, "Listen to me and I will give you some advice and may God be with you. You must be the representative of the people before God and bring their disputes to Him. But," sa verse 20, "teach them the decrees and the laws and show them the way to live and the duties they are to perform." Okay, gusto ko lang isingit to. Ano yung sinasabi po ni Jethro? Sabi niya, "Teach them the decrees and the laws and show them the way to live." Hello? Show them the way to live. Sino raw magpapakita ng magandang halimbawa kung paano mamuhay? Si Moses. Siya na tagapanguna. Show them the way to live. Amen? So tayo pong mga tagapanguna, ang unang dapat na bubuhay ng tama at matuwid. We should show our constituents how to live. But how can we show them how to live if we do not know how to live rightly, righteously? Paano po nating tuturuan ang ating mga nasasakupan ng isang magandang halimbawa ng buhay kung tayo mismo ay hindi marunong mabuhay ng tama? Alright? We should be good role models on how to behave. But how can we teach people to behave if we ourselves are not behaved? Amen? Paano mo masasabi sa isang taong, "Hoy, magtino ka nga," pero kung tayo mismo ay hindi naman nagtitino? So, a good role model on how to behave cannot teach if he himself do not live that kind of life. Amen? Sa Exodus 18:20, "Teach them the decrees and instructions of Yahweh and show them the way they are to live and how they are to behave." Again,
The question is, how can you teach them to behave when you yourself are not behave? Kaya po, maraming nagsasabi na mga leaders, do what I say, but do not do what I do. Okay? Gawin mo lang yung inuutos ko sa'yo, pero huwag mong tutularan yung ginagawa ko. Marami pong mga magulang ganyan. Tayo po ay magaling mangaral sa ating mga anak, pero sa buhay natin ay hindi nakikita yung ating ipinapangaral. Amen? Sinasabi natin sa ating mga anak, huwag kang magmumura, pero namumutaktak ang ating mga bunganga sa pagmumura. Huwag kang magsisinungaling, pero tayo mismo ay nagsisinungaling sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Huwag kang magtataksil, maging tapat ka, lumaki kang isang marangal na tao, pero mismong sa buhay natin ay hindi po makikita ang dangal na yon. Kaya tayo po mismo ay dapat maging magandang halimbawa. Amen? So, meron pa akong isang estudyante, matalinong estudyante yun eh, 5 years old. Sabi po niya, teacher, bakit po yung presidente natin, narinig ko nagmura? Sabi niya sa akin, hindi ko po alam kung paano sasagutin. Amen? This is what we are saying. The Bible says we should set an example to our constituents, you know, in our lives. You know, we should live our lives as role models to our constituents. But it is very difficult to do that when we ourselves violate, you know, the basic tenets of humanity, like respect, like truthfulness. Amen? Yung paggalang, katotohanan, at ang mga bagay na ito. Amen? Pero just the same, nevertheless, the Bible is very explicit. Sabi po ni Jethro, Moses, teach them the decrees, show them how to live, and show them how to perform their duties. That's number one. At ang pangalawa po na advice ni Jethro, verse 21, select capable men. Select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy, and hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. So aside from showing good example, being a role model to his constituents, Jethro is asking Moses to select capable men and delegate the responsibilities, delegate the task to thousands, to hundreds, to fifties, and to tens. Ito po yung model ng ating government ngayon. Amen. So meron po tayong mga cities, provinces, and then the smallest unit is barangay. In fact, the smallest unit is actually family. Amen. Family and then barangay. So meron po tayo sa barangay, barangay captain. Tapos sa ating city mayor, sa ating provinces governors, at sa ating congress mga representatives or congressman, sa ating senate, the higher chamber, yung ating mga senators, and then the executive government led by the president of the land. Amen? So kapag barangay, ang barangay captain ba at saka yung president, magkaiba sila ng standards of leadership? Hindi, pareho lang. God is asking the same standards whether you're a barangay captain or whether you are a president of the land. God wants you to be respectful. God wants you to be able to acknowledge God in your life. God wants you to be humble enough to listen to advice and accept criticism because you cannot do it alone. And God wants you to delegate the job. And as you delegate the job, ito po yung mga pipiliin mong mga tao. Huwag kang dumampot lang ng kahit na sino-sino. Amen! Meron pong standard. Sabi nga ni
Pastor Elmi nung isang nakaraan, bakit po, pwede po ba na kahit sino na lang ay tumakbo bilang presidente? Bakit po ganun? Pwede po yung ganun? Oo, kasi walang sinabing educational background eh, pagiging presidente, kaya kahit sino tumatakbo. Kaya makikita mo, ang daming mga nuisance candidates, di ba? Kasi walang standards eh. Basta ikaw ay Filipino, nationality mo Filipino, tapos may age requirement. Kaya si Biko, ang daming gustong tumakbo, hindi makatakbo. Kasi hindi ma-meet yung kanyang age requirement, masyado pang bata para maging presidente. Pero kahit bata pala, pwedeng maging presidente, basta matino, di ba? Sana. Pero hindi. Ito po yung sinasabi ng Biblia na standards ng mga dapat namumuno na piliin ni Moses para mamuno ng sa 1,000, sa 100, sa 50, at saka 10 katao. Okay? Sabi po doon sa verse 21, capable men, able men, may abilidad. Amen? Hindi yung nautusan ng bumili ng suka ay naging barangay captain na or naging leader na. He should be somebody who is capable because the job takes, you know, a lot of tasks to do. And somebody who is capable and able should be doing the job. Amen? Somebody who is capable, sabi ni Jethro. Number two, who fear God. Men who fear God. Verse 21, men who fear God. At number three, men who are trustworthy, mapagkakatiwalaan, trustworthy. And number four, man who hate dishonest gain. Sa iba pong version, men who do not accept bribe, lagay, hindi kumukuha ng under the table. So, sinabi po yan ni Jethro kay Moses, you select people who will do the task under you. And this man should be number one, capable. Men who are able to do the task. Amen? So, it means the man and the relationship with their task. Number two, men who fear God. Amen? So, importante pala yun. The Bible sets it as a standard. Fear God. Dapat po may takot sa Diyos. Kaya sa susunod po na eleksyon, nawa po ang piliin natin na maging leader natin, whether sa ating barangay, o sa ating syudad, o sa ating probinsya, o sa ating bayan, piliin po natin, hindi lamang po magaling at may abilidad, kundi may takot sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Godly men who have relationship with God, who fear God, may takot sa Diyos, sapagkat pag ikaw ay may takot sa Diyos, magkakaroon ka rin ng takot na gumawa ng kasalanan. Amen? At number two, trustworthy. Relationship towards others. Okay? Yung kanilang relasyon sa kanilang kapwa. Trustworthy, mapagkakatiwalaan. So, anong klase po ba yung nais mong iboto? Yung po bang, yung iniwanan niya yung asawa niya at pamilya niya at nag-asawa ng iba? Mapagkakatiwalaan mo ba yun bilang leader mo? Amen? May anak siya at may asawa, tapos meron pa siyang tatlong asawa sa iba't ibang barangay ng kanilang bayan o sa iba't ibang lugar ng kanilang bayan. Is that a trustworthy man? Could you trust that person? Kung hindi nga siya naging tapat sa asawa niya eh, paano pa siya magiging tapat sa'yo? Eh? Hindi ka nga niya asawa at hindi ka niya kaano-ano eh. How could you trust this man if he was not trustworthy enough to be faithful to his wife, to be faithful to his family? How can you trust him? But the Bible sets that as a standard for choosing your leaders. Amen? A trustworthy man. And a trustworthy man means somebody you can trust. Mapagkakatiwalaan mo in terms of his relationship with his family, in terms of his relationship with his constituents, with the people around him. Mapagkakatiwalaan, dependable. Amen? Maaasahan. Sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan, trustworthy.
At ang number four po na sinabi po ni Jethro ay somebody who hates bribe. Alright? So this refers to money. You should, I hope that we will choose somebody who will not love money the most in his life. Amen? Pero marami po ngayon ay mga leaders na nagmamahal sa pera. Sa sobra nilang pagmamahal sa pera, binubulsa nila sa kanilang sariling bulsa. Amen? Sa sobra nilang pagmamahal sa pera, ay ninanakaw nila at nilalagay sa kanilang mga sariling bangko. But leaders that God wants us to choose are leaders who hate bribes. Amen? Who hate dishonest gain. Sabi po doon sa NIV version. But in other versions, very clear, people or leaders who hate bribe. Amen? Ayaw po ng lagay. Ayaw po ng kotong. Pero sa ngayon po ay ito po yung kalakaran. Amen? It is a system that is deeply ingrained in our culture, deeply ingrained in our society, deeply ingrained in our government. Amen? Nasaan na po kaya yung trillion na kinuha natin? Nasaan na po kaya yung 15, is that 15 billion? Na pera natin sa PhilHealth? And nobody is talking about that. Nobody is looking for that. Where did that go? Hindi po yun 15 million. It is 15 billion. How can you not trace that? How can you not see where that went? Amen? Paano mo hindi malalaman kung saan nagpunta yun? Eh, 15 billion yun. Napakalaking pera. Hello? But nobody bothers to look for that. The Bible says we should select leaders who will hate dishonest gain, who will not love money more than serving the people. The Bible says we should hate bribes. Amen? Pero ito po ang nangyayari ngayon. Hello? So the next time we choose our leaders, let us ask ourselves, are they able to do the task? Are they capable to do the task? Number two, do they fear God? Do they have godly fear? Do they have a relationship with God? Do they acknowledge God in their lives just like Moses? Number three, are they trustworthy? Sila ba'y mapagkakatiwalaan? Tingnan mo, wag po natin sabihin, ay iba naman yung buhay niya sa pamilya niya eh. Iba naman yung galing niya sa paglilingkod eh. You cannot separate the man from his character in his family. Amen? Salamin siya ng kanyang pamilya. Kung hindi siya tapat sa pamilya niya, hindi rin siya magiging tapat sa bayan. Amen po ba? Amen. Kapag hindi po naging tapat sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi rin po yan magiging tapat sa bayan. So number three question is, you ask yourself, is this person trustworthy? Pwede ba itong pagkatiwalaan? At number four, do they hate bribe? Ito ba ay hindi tumatanggap ng lagay, hindi nang bubulsa ng pera ng bayan, hindi nang bubulsa ng taxpayers' money? Do they hate bribe? And those are the four standards that we should measure our leaders when we choose them. Amen? The leaders that we have now, we can't do anything about them. They're already in position. And maybe, at one point, we regret choosing these leaders, choosing these people, but in two years' time, we will have the chance, the opportunity to choose our leaders again. Magkakaroon na naman tayo ng election. At nawa, wag na po tayong mga bulag-bulagan. Wag pong matigas ang ulo natin. Wag po tayong manangan sa ating sariling pagkarunungan. Amen? At analisasyon. Kundi ibase po natin ang ating pagpili ng ating mga leader sa sinasabi ng scriptures. That's why I'm talking about the Bible and good governance, because the Bible sets standards for leadership. The Bible sets standards for good governance. And that's what we are talking about. The life of Moses, an example of a person who was able to lead his people because number one, he knew how to respect others. Number two, he acknowledged God in his life. And number three, he was willing to accept advice, listen to advice, listen to criticism, and learn from them, and accept them. And at this point in time, he was listening to the advice of his father-in-law, Jethro.
He said, Moses, if you want to live longer, kung ayaw mong ma-stress, sapagkat 3 milyon ang pinamamahalaan mo ng ikaw lang, ganito ang gawin mo. I-delegate mo ang trabaho. Pumili ka ng mga tao. Number one, may kakayanan. Number two, may takot sa Diyos mo. Number three, mapagkakatiwalaan. Number four, galit sa pera. Hindi kurakot. Hindi tumatanggap ng kotong under the table at suhol. Ito, Moses, ang mga piliin mo. Hello? At nawa po, ito rin po ang standard na gawin natin sa susunod na pagpili natin ng ating mga leaders. Alright? So sa verse 23, ituloy po natin. Ang sabi po ni Jethro, if you do this and God so commands, you will be able to stand the strain and all these people will go home satisfied. Sabi po ni Jethro, kapag ginawa mo to, hindi ka na mai-stress. Hindi ka na mai-stress, hindi ka magkakasakit, mabubuhay ka ng mahaba. At ang mga tao ay satisfied. They will go home satisfied. Sa verse 24, ito na nga ba yung sinasabi natin. Moses listened to his father-in-law and he did everything he said. And that's what I'm saying. If you are a leader, a good leader is somebody who does not subvert, amen, and put people under his leadership and subject them, you know, to tyranny. Subject them to, you know, blindly obey and follow. But he is a leader who is willing to listen to good advice. Amen? So a good leader listens to good advice. Ngayon, tingnan po natin, yung po bang mga pinipili natin na leader sa ating mga departamento, sa ating bayan, sila po ba ay capable? Sila po ba ay may kakayanan? Okay, meron silang kakayanan. Pero pagkatapos, nasubukan mo na, epektibo ba? Amen? Titingnan mo yung bunga nila eh, yung bunga ng ginagawa nila. If they are effective, they have fruits to boast of. Pero kung isang taon na, wala namang nangyayari. Bumalik ka lang sa square one. Abay, isipin mo na bakit kailangan mo ng, you know, palitan. Amen? But our kind of leadership, yung ating pagpili ng ating mga leader, eh, hindi dahil sa kakayanan eh, kundi dahil sa ating attachment sa kanila. Dahil meron tayong loyalty sa kanila, meron tayong attachment sa kanila, itong pinili ko kasi loyal to sa akin eh. Pag hindi ako maglalagay dyan ng mga ibang tao na hindi ko kapartido o hindi ko kasama, sana kahit ibang partido o kahit na opposition, kung magaling, ilalagay mo sa pwesto, di ba? Sapagkat siyang may kakayanan, nabigyan ng solusyon ng problema. Hindi ka lang pipili ng tao dahil loyal sa'yo. Amen? Hindi ka lang pipili ng tao dahil loyal sa'yo, kundi pipili ka ng tao dahil may abilidad ito at kaya niyang solusyonan ang problema mo. Amen? But sad to say, this is not what is happening because we still have patronage politics that is reigning in our governance, in our system, in our politics. Amen? Politika pa rin. Kung kakulay mo, sila ilalagay mo sa pwesto. Kung hindi mo kakulay, maghintay kayo. 6 na taon, saka kayo pumesto. Pero in the meantime, sinasayang natin yung mga expertise ng mga taong ito. Magagaling, pero hindi sila mailagay sa pwesto kasi hindi mo kapartido. Kaya naman, pinagtsatsagaan mo na lang yung taong yan, yung leader na yan, yung department head na yan, eh isang taon na, sa halip na umigi, lumala pa. What are you doing? Wait for things to even go worse because you cannot put somebody who is expert but it is outside of your sphere of influence because they belong to a different party or they belong to the opposition. Amen? Yun po kasi ang pinakamasakit eh. Yung patronage politics pa rin po ang nagaganap. Pero nawa po, we should learn from Moses because Moses was a leader of the Israelites. He was a leader of the nation.
But he was humble enough to listen to a good advice. Amen. At nawa po ay huwag pong mangyari sa atin yun. Sa Amerika, yung kanilang dating presidente ay ayaw makinig sa kanilang mga experts. Sabi ng experts, wear mask. Ang mga Amerikano ayaw nilang mag-wear ng mask. They don't want to feel uncomfortable, and so they did not wear mask. And so what happened? They had a leader who did not advocate mask, and so people did not wear mask. And so what happened? They ballooned. The number of patients just ballooned like that. They exploded. Amen. At yun, sinabi sa akin ng Lord yun, na yun ang dahilan kung bakit nawala yung una nilang presidente at pinalitan siya ng isang presidenteng may tunay na malasakit sa kalusugan at buhay ng mga tao. At ang una niyang ginawa na iniutos, magmask kayo. You might feel uncomfortable for a little while, but you will be safe. And so he told the people to wear mask. Amen. So people do not listen to experts. People do not listen to advice. Kapag ganun po ang nangyari, hindi po tayo magtatagumpay. But Moses chose to listen. Moses humbled himself and listened to Jethro. Kaya sa verse 24, sabi po doon, Moses listened to his father-in-law and he did everything that he said. Now, you might be a leader now. And some people, your constituents are giving you advice, giving you recommendation, giving you suggestion. Huwag mo agad na etsepwera. Tanggapin mo lang, pakinggan mo, pag-aralan mo. Kung alam mong tama, bakit hindi mo ipatupad? Kung alam mong tama. Amen po ba? And that is what you call humility. And Moses, that is the reason why he was called the meekest man on earth. He was the most humble man on earth. So, yun po si Moses. Yun po yung kanyang naging panuntunan sa kanyang buhay. Kaya naman po, siya po ay naging matagumpay na leader. Okay? So, Moses was able to do the things that God wanted him to do as a leader because he had all those capabilities, he had all those characteristics, he had all those qualities. And so ituloy po natin sa verse 25. He chose capable men from all Israel and made them leaders of the people. Officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. And they serve as judges for the people at all times. The difficult cases they brought to Moses, but the simple ones they decided themselves. Amen? Napakaganda po, no? God has put order in the life of Moses. God did not allow Moses to be overworked and burnt out, that one day he might just die because of overworked, because of burnt out. So, he delegated. At ang sabi doon, yung mga mahihirap, the difficult cases, dinala nila kay Moses. And the simple ones, those that they can decide among themselves, they decide among themselves. Hindi na nila dadalhin kay Moses. Yung away kapitbahay lang, hindi na pupunta kay Moses. Amen? You settle it among themselves. And that is the pattern of our governance today. Merong barangay muna, pag away kapitbahay, dun muna sa barangay. Pag hindi na settle, saka ka umakyat. Amen? So there is the barangay and then there is the court. Okay, the municipal trial court and then the RTC and then the last is the Supreme Court. They will judge. Alright, so yun po ang kinakailangan natin gawin. So the Bible has set the standards for good governance and may we not forget that. Next time we have the chance to choose our leaders, may we set them on the standard of the scriptures. May we set them on the standards of the Bible. May we set them on the standards that God requires. Not just, you know, pipili lang tayo because of popularity. Pipili lang tayo because, you know, we are influenced by some people. But we should set them in the standards of the scriptures. And that is why Moses is a perfect example. He was a respectful person. He knew how to respect people. Number two, he
had fear of God in his heart. Number three, he listened to advice. Ito po yung mahirap gawin ng maraming tao eh. Tumanggap ng suggestion. Tumanggap ng recommendation. Tumanggap ng payo. Kasi akala natin tayo lang ang magaling. Si Moses, alam niya, hindi niya kakayanin eh. Kaya sabi niya, sige, tulungan niyo ako. Sabi niya kay Moses, kay Hur at saka kay Aaron. And he allowed them to help him. Because he got tired. You know, you really get tired. You cannot do everything. You cannot do anything. And so, asking help is not a sin. And Moses recognized that. When he got tired, he allowed Aaron and Moses to help him. In Exodus 17. In Exodus 18, he got tired again. This time, he did not just ask help. He released himself of the position and delegated the work. Amen? Sa Exodus 17, siya pa rin ang gumagawa. Pero sa tulong ni Moses, ni Aaron at ni Hur. Pero sa Exodus 17, binitawan niya ang trabaho, ipinagkatiwala niya sa iba. Hirap na hirap ka na ipagkatiwala at i-delegate ang iba. Kala mo, kaya mo lang, ikaw lang ang makakagawa noon. There is no monopoly of truth, brethren. The body is composed of many parts. You have the eye, the nose, the mouth, the ears, and each one has a part to do. You are a part of the body. I'm talking about the body of Christ, okay? Tapos na po tayo sa governance sa mundo. Punta naman tayo sa church because every truth is parallel. Amen. So in the church, this is the same problem. Kaya po ang church mismo, the body of Christ, ay hindi po nagkakasundo-sundo sapagkat akala ng maraming nasa pwesto, sila lang ang may kakayanang gawin at tapusin ito. Eh paano naman yung ibang parte ng katawan? Amen? Kaya ka naging mata sapagkat yan lang ang kaya mong gawin as mata. Amen? Nobody can do that. The ears cannot do the function of the eye. In the same way that the eye cannot do the function of the ear. They have two different functions. And you are not the eye, the nose, the mouth, the tongue. You are not everything. You are just part of the body. And find who you are in the body and do your work faithfully. Do your task faithfully. And then, if the eye and the nose and the mouth, they are doing their part, let them do it. Huwag mo silang i-belittle. Huwag mo silang maliitin. Amen? Huwag mong maliitin sapagkat meron silang gagampanan. Meron tayong gagampanan bawat isa. We do not have the monopoly of truth. We do not have the monopoly of calling. Each and every one of us have been called to do something. To do the purpose that God has called us in this world. And we should do it faithfully according to how God has called us. Amen? At kung tinawag ka dyan, yung tawag na yan, gampanan mo ng may katapatan. At yung iba naman, hayaan mo silang gampanan nila ng may katapatan. Amen? Kapag magkaganon, we will recognize each other and respect each other and we will all work towards, you know, the propagation of the gospel in the last days and the kingdom of God shall advance. The kingdom of God is not advancing because in the body, everyone is bickering. Everyone is immature. Everyone does not accept each other's calling. Ang bawat isa ay nag-iinggitan. Bakit ganun? Bakit si ganyan? Bakit ganun? Bakit ganyan? Amen? Dapat po i-recognize natin ang bawat isa sa body ay may katawagan at ang katawagang yun ay dapat gampanan ng may katapatan. At pagkagayon, tayo po ay nakakatupad sa kalooban ng Panginoon. Amen? I'm not saying na lahat ay perfecto. Of course, there is no such a thing as, you know, sa ngayon ay hindi pa perfect na nakakalakad ang bawat isa sa perfectong kalooban ng Diyos. But we are going there. We are getting by. Amen? Doing our best to do what God has called us to do. And if that is the case, tayo po ay dapat magkaroon ng respetuhan. Amen po ba? We should respect each other.
not belittle each other, not criticize each other, not malign each other, not do and say things against each other, but we should work together. Amen? Tayo po ay maging humble kagaya ni Moses. Nung si Moses po ay tinuwid ni Jethro, hindi po siya nagreklamo at hindi po siya nagsabing, ba't mo ko tinutuwid? Eh, foreigner ka dito, you're a Midianite, and I am the leader of the Israelites. But the wisdom, he saw it. Amen? Moses saw the wisdom of Jethro and he said, yes, that is good. I will do that. At siya po ay pinatupad niya. Amen po ba? Amen. So, a good government and a good leadership is a blessing from God. Oh, I pray every day. But until now, my heart hurts because I do not see it. But someday, I do not fail to pray. Amen? Isang araw, alam ko, mangyayari at magaganap. A good government is a blessing from God. Psalm 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord. I pray that someday this nation will make God the Lord, God and Savior of the Philippines. Amen? Blessed is the nation whose God is the Lord. Now, what if the government go against the word of God? Paano kung yung gobyerno, ito yung age-old debate na nangyayari, paano kung yung gobyerno hindi sumusunod sa Diyos? Hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos? Eh, sabi ng Romans 13, submit yourselves to authority. Diba? So we should take a balance on that because Shadrach, Meshach, and Abednego, when they were forced to bow down to the idolatrous idol worship of Nebuchadnezzar, amen, they refused. Hindi po nila ginawa because it is against their faith. Sila po ay tinapon sa pugon. Amen. They refused Nebuchadnezzar because he was forcing them to worship an idol. They refused to bow down to the idols, and so they suffered the consequences. They went to the fiery furnace, and in the end, they were saved by God. Modern day, many years ago, merong isang American missionary na pumunta sa isang island, the Sentinel Island. Bawal pumunta doon ng kahit sino because they are a group of people who have never been in touch with the civilization. So doon wala silang sibilisasyon kasi they are like centuries old. Pero isang missionary naglakas loob pumunta doon. Nung pumunta siya doon, sabi sa kanya, "You cannot come here because we will kill you." So he was given a warning. And then nag-retreat siya ng konti. Pero sabi niya, "Pupunta talaga ako." Bumalik siya. Pagbalik niya, pinatay siya. It was his choice to become a martyr for Christ. But many people do not understand him. They say he's crazy, wala ba siyang isip, binigyan na nga siya ng warning, binigyan siya ng pagkakataon. But he chose to sacrifice his life for the sake of the gospel, for the propagation of the gospel, to reach out to these people. But many people do not understand that. At siya ay sinasabi nga, wala sa katinuan ng isip. But it is a choice. Yun ang pinili niya. So, our government might not be perfect, but it is our responsibility to pray for our government, to pray for those who are in authority, to pray for those who are officials, who are governing us. Because in 1 Timothy chapter 2, 1-2, it says, "First of all, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way." Amen. We do not have a perfect government. We do not have a perfect society. And it is our responsibility to pray for them. And maybe we have failed at one point, but we have always a chance to redeem ourselves. In the next elections, may we put ourselves in a position where we can take advantage of what the scripture says
about true governance, about true leadership, that they should be people who put respect above all else. Marunong gumalang, marunong rumespeto sa iba. Hindi tinatrato yung iba na parang mga hayop. Amen? Hindi tinatrato ang iba na parang mga walang kwenta. Kaya okay lang na sila ay pagpapapatayin. Amen? Respect. Respect begets respect. Amen? And respect is something that you are not born with. You learn it. Amen? So kapag ikaw ay na-raise sa isang respectful na tahanan, more or less, you become respectful habang ikaw ay lumalaki. Pero if you are raised is in a disrespectful family or surroundings, more or less, you will grow up to be a disrespectful person. And so it is very important. And so before I close, let me summarize. Who is a good leader? What is a good governance? The Bible in Exodus 18 gave us a glimpse of true leadership in the case study of the life of Moses. As I said, number one, a good leader shows respect. Number two, a good leader and true governance acknowledges God in the government. God above all in the government. Number three, a good leader listens to advice, listens to criticism, listens to suggestions, at hindi niya minomonopolize ang truth na siya lang ang magaling at tama. Number four, a true leader knows how to delegate. And as he delegates, he chooses the capable man. He chooses the godly man. He chooses the trustworthy man. And he chooses the man who hates bribes, who do not corrupt the taxpayer's money, who do not pocket the taxpayer's money. A good leader sets example in thought, in word, and in deed. A good leader sets a good example in demeanor, in character, in his life. And number five, a good leader is somebody who is able to lead his people into the promised land. Amen? Kagaya po ni Moses. And today, may we be able to find mercy in the presence of God. Because our nation is at the crossroad of its destiny. And our nation has been chosen by God to be the launching pad of the gospel. Pinili ng Diyos ang bayang ito, pero hirap na hirap umangat, hirap na hirap maka-breakthrough. Sapagkat ito ay nasa kamay ng mga tao, hindi kinikilala ang Diyos. Walang takot sa Diyos. Hindi marunong gumalang sa kapwa. Hindi marunong magbigay ng isang magandang halimbawa. Hindi marunong pumili ng mga taong may kakayanan, capable, godly, trustworthy, and people who hate bribe. And so may we, as Filipinos, take responsibility in praying that this nation will finally meet up to the standards of God in terms of governance and leadership. In 1.5 years time, we will have the chance to choose our leaders again. May we know the right people that we will choose. Kagaya ni Moses, na may paggalang sa kapwa, may respeto sa kapwa, may takot sa Diyos. Handang maging magandang halimbawa. Handang tumanggap ng pagtutuwid. Handang tumanggap ng payo. Willing to listen to advice. Willing to take criticism as a man. And willing to put that into practice. Oh, Rabashikiyalabakanda.
At kung ikaw naman ang leader, tinatawagan ka ng Diyos. Tinatawagan ka ng Diyos na isuko mo ang buhay mo sa Kanya at i-acknowledge mo na kailangan mo siya upang mapamahalaan mo ang iyong bayan ng may katagumpayan. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos at aminin mo na kailangan mo ang Diyos. This nation needs God. And if there are people who should acknowledge that, it should be the people who are in position. We need God to deal with every crisis that we face as a nation. Kaya tayo hindi nagtatagumpay sapagkat inechepwera natin ang Diyos. Kaya tayo hindi nakakapagtagumpay sapagkat binabaliwala natin ang Diyos. At kaya naman ating iluhod ang ating mga puso at tayo magpakumbaba. At aminin nating kinalimutan natin ang Diyos. Dakilang Diyos, patawarin mo ang aming bayan. Dakilang Diyos, patawarin mo ang aming mga leaders. Patawarin mo ang maming mga nasa pwesto, O Diyos, sapagkat sila'y nagmalaki, nagmataas, hindi umamin na kailangan kanila upang mapahamalaan ang bayang ito. Kaya naman na mapatawarin mo po kami. Patawarin mo po kami kung kami walang ginawa mambatikos. Wala kaming ginawa kundi maging negatibo. Wala kaming ginawa kundi ang umalma ng umalma. Patawarin mo po kami, O Diyos. Hindi po kami rumespeto sa aming kapwa. Hindi namin ginalang ang aming kapwa. Wala kaming ginawa kundi patikusin sila. Wala kaming ginawa kundi pagsalitaan sila ng masama. Lord, we humble ourselves before you as a people. We humble ourselves before you and ask for your mercy, for your forgiveness. Yes. There's no limit for the love He has for you. Yes, we humble ourselves, oh God. We humble ourselves. Come on! Ikaw ay isang pinuno. Ang una mong gawin ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Aminin mo na kailangan mo ang Diyos. Humingi ka ng tawad kung ikaw ay hindi naging tapat. Humingi ka ng tawad kung ikaw ay nagkulang. Ikaw ay walang sinseridad sa pamamahala. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang aming bayan. Kami po'y nagkulang. Kami po'y nagmalabis. Kami po'y nawala ng katapatan. Kami po'y nagmahal sa pera. Ninakaw namin ang pera ng bayan. Patawarin mo po kami kung kami nagmalaki. Patawad po, O Diyos. Oh, hallelujah. At kung ikaw naman ay isang taong walang ginawa kundi patikusin ang mga nasa pwesto, yes, you can also humble yourself. Because what God wants is for us to respect each other. Kung ikaw ay tagapanguna ng iyong iglesia at hindi mo nirespeto at ginalang ang iyong mga tupa, mag-humble ka sa Panginoon at ikaw ay patatawarin ng Diyos. Kung ikaw naman ay tupa na walang ginawa kundi patikusin ang mga nasa pwesto, mag-humble ka rin sa Panginoon. You ask forgiveness. So
humble myself before the Lord and King. I humble myself, I humble myself before the Lord and King. Open my eyes, open my everything. There's no limit for the love He has for you. So I humble myself before the Lord and King. Oh, I humble myself before the Lord and King. I open my eyes, open my everything. There's no limit for the love He has for you. So I humble myself before the Lord and King. Si Moses ay nagtagumpay sapagkat siya ay isang mapagpakumbabang tao. Inamin niya na kailangan niya ng tulong. At si Aaron at Hur ay dumating upang sa kanya ay tumulong. Inamin niya na kailangan niya ng katalinuhan upang mapamahalaan ang 2-3 milyong mga Israelita. At dumating si Jethro upang siya'y payuhan. At pinayuhan siyang pumili ng mga tao na may kakayanan, na may takot sa Diyos, na merong trustworthiness o mapagkakatiwalaan, at mga taong hindi nagmamahal sa pera. Kaya naman ito'y ginawa niya at naganapan niya. At sa oras na to, ang bayang Pilipinas ay nangangailangan ng mga ganitong leader. At dakilang Diyos, hinihiling po namin na Ikaw ay makialam. Pakialaman mo ang aming bayan, Panginoon. Baguhin mo ang puso at isip ng mga taong nasa pwesto. Tunawin mo ang matigas na puso. Tunawin mo ang pride. Tunawin mo ang kataasan. Tunawin mo ang kawalan ng pagpapakumbaba sa iyong harapan. At ilagay mo, Panginoon, ang pagkatakot sa Diyos sa puso ng bawat mamamahala ng aming pamahalaan. Mula sa aming pinakamataas na tagapanguna hanggang sa pinakamaliit, O Diyos. Baguhin mo ang kanilang mga puso. Pakialaman mo, O Diyos, at pagharian mo. Sa pangalan ni Jesus, ibigay mo, Panginoon, ang kapakumbabaan ni Moses at bigyan mo sila ng kakayanan, kaalaman, katalinuhan na pamahalaan ang bansang ito sa tamang kaparaanan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, bigyan mo ng katalinuhan at kaalaman at kahandaang tumanggap ng payo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tanggalin mo ang kataasan. Tanggalin mo, Panginoon, ang arrogance and pride in the hearts of our leaders. And let them accept help, advice, recommendation, suggestion that comes from your very heart. In the name of Jesus. Tanggalin mo, Panginoon, ang pagkakabahabahagi sa aming bayan. Walang dilaw, walang pula, walang asul. Kundi isang kulay, Ama. Ang kulay, Panginoon, ng katuwiran at kabanalan. Kaputian ng puso. Kapakumbabaan sa pangalan ni Jesus. At iangat mo ang bayang ito, Panginoon. Itaas mo ang bayang ito, O Diyos. Alisin mo, Ama, sa pagkakasadlak, sa dusa, Panginoon, sa sumpa. Palayain mo, Ama, ang bayang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. There's no
Oh, thank you, Lord God. So yes. Let the wave of righteousness and humility sweep this nation from Malacañang to all the branches of the government, the judiciary, the legislative, the executive, to all the regions and the provinces, the cities and the barangays. Let this nation be swept by your humility, by your capability, by your anointing, by your glory, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Blessed is the nation whose God is the Lord. And we declare that Jesus is Lord God and King of this nation. He alone, Jesus alone, is the Lord God and King of this nation. From Luzon, Visayas, and Mindanao, to the West Philippine Sea, to the Spratlys Island, we declare that Jesus occupies this nation, every island, every land, in the name of Jesus. Jesus is Lord God and King. And we declare that the glory of God encapsulates this nation. The glory of God sweeps this nation. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, and every department of the government, we sanctify it by the blood of the Lamb. Pinuputol namin ang corruption. Pinuputol namin ang lahat ng kalikuan. Pinuputol namin ang lahat ng pagmamahal sa pera. Pinuputol namin ang kawalan ng katapatan sa mga naglilingkod. At pinapadaloy lamang namin ang katotohanan, ang pagkatakot sa Diyos, ang kapakumbabaan sa harapan ng Diyos, at ang pagkilala sa Diyos sa bawat bahagi ng pamamahala ng bayang ito. Sa pangalan ni Jesus, mula sa ehekutibo, sa judikatura, at sa legislature, we declare that in this triumvirate, Jesus is Lord, God, and King, and He reigns over all. We humble ourselves before the Lord and King. Open our hearts, open our everything. There's no limit for the love He has for us. Oh, we humble ourselves before the Lord and King. Mahal ng Diyos ang bayang ito. Mahal ng Panginoon ang bayang ito at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagdurusa na ating nararanasan, sa gitna ng kagipitan, nakatingin ang Diyos at handa siyang tumulong. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ang aming bayan ay iyong kahabagan at kaawaan, Panginoon. Kagaya ni Moses nung siya'y napapagod na at nakababa na ang kanyang raft, ng kanyang rod and staff, dumating si Aaron, O God, at si Hur upang ito itaas. Kaya naman, Ama, marami sa aming kababayan ay pagod na. Marami sa aming kababayan ay nawawalan na ng pag-asa. Ganito na naman. Ito na naman. Wala na namang trabaho. Sarado na naman ang negosyo. Pero dakilang Diyos, nakikita mo ang bawat kalagayan. At Ama, itinataas namin ang aming kamay. At humihingi kami ng tulong sa Diyos ng Himala, sa Diyos ng Langit, sa ang Diyos ng Israel na nagpatagumpay sa mga Israelita laban sa mga Amalekita. Panginoon, itinataas namin ang aming kamay. At humihingi kami ng tulong at tagumpay. Kung
paanong pinagtagumpay mo ang Israel sa kanilang laban sa Amalekita, pagtatagumpayin mo rin ang bayang ito. Bagamat napapagod, ibinababa ang kamay magkaminsan, pero handa kang tumulong at ito'y itaas mo ni Ama. Kaya naman ang maitaas mo sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo ang bayang ito, Panginoon. Tulungan mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Gabiin mo ang lahat ng problema, Ama. Gabiin mo ang lahat ng kahirapan. Gabiin mo ang lahat, Panginoon, na nagpapahirap sa bayang ito. At bigyan mo kami ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Just as you have given the Israelites victory against the Amalekites through the staff of Moses, give us the victory, O God. And sometimes we feel tired and we put down our hands, but Lord, you can help us and raise it up again and give us the victory to the end. And so we declare, O Lord, that upon this nation, your victory is sealed forever. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay sa bayang ito, sa aming pamahalaan, sa lahat ng problema ang aming kinakaharap. Tutulungan mo kami, bibigyan mo kami ng tagumpay, at ang mga anak mo na tatpat sa iyo, Ama, ay hindi mo pababayaan. Sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagkapagod, darating ka, Ama, at itataas mo ang aming kamay sa tagumpay. Thank you, Lord Jesus. Bless our President, bless our Vice President, and all the people in the government. Touch their hearts, O God, and let them come to you and acknowledge you that they need you to govern this nation. And as they do that, O Lord God, let your anointing flow upon this nation. Let your liberty and victory flow upon this nation. In Jesus' mighty name, the Son of the Living God. At kung ikaw ay nanunod ngayon, meron kang personal na pangangailangan, hindi lamang ang Diyos tumutugon sa problema ng bayan. Ang Diyos ay higit sa lahat tumutugon sa iyong problema. Kung ano man ang pangangailangan mo sa Diyos ngayon, kagalingan, himala, financial breakthrough, mental breakthrough, physical breakthrough, emotional breakthrough, whatever you need from God right now, just receive in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. I set you free in Jesus' name from the spirit of alcoholism, nicotine, and drug addiction. Even right now, God is touching people and healing them from bone cancer, from liver cancer, from all kinds of cancer. In the name of Jesus, receive your healing in Jesus' mighty name. The Son of the Living God. Broken relationship is being fixed by the Lord. Receive in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Merong mga tao humihingi ng kagalingan at himala sapagkat sila'y na-COVID. Sa pangalan ni Jesus, kayo pinapagaling na. Tanggapin niyong himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. At kung ikaw ay representative ng iyong mahal sa buhay, taas mo ang iyong kamay at sabihin mo, nandito ako, Lord, para sa nanay ko, sa tatay ko, sa kamag-anak ko. Tanggapin mo ang himala. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Yes! Jesus is more than enough. He is Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, the God of victory. For me, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. Declare it. You are set free from all kinds of sickness, illness, and disease.
Receive in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Ang Diyos ay Diyos ng Himala, Diyos ng kagalingan, Diyos ng katagumpayan. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Ano man ang iyong pangangailangan sa Diyos, nakikita ka niya, naririnig ka niya, at nakahanda siyang tugunan ka. Tanggapin mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pangangailangan mo sa Diyos, lahat, tanggapin mo ang sabi ng Panginoon, sapagkat ito'y binigay na niya sa iyo, ngayon sa pangalan ni Jesus. Yes, O God. Thank you, Lord. Sabihin mo, salamat, Panginoon, sa aking kagalingan. Salamat sa aking himala. Salamat sa aking pagpapala. Pasalamatan mo ang Diyos. Magaling ka na. Pinagpala ka na. Pinagtagumpay ka na. Hallelujah. At ang bayang ito'y pinagpala na rin ng Diyos. Walang magagawang diablo at mga demonyo sa impyerno sapagkat ito ay pag-aari ng Diyos. Ang Pilipinas ay pag-aari ng Diyos at pinananahanan ng Diyos. Hallelujah. Jesus is Lord, God, King, and the Savior of this nation. And it is God's property. Hallelujah, Lord. You are more than enough, oh, more than enough, more than enough for me. Thank you, Lord. To your name be the glory, for you alone are Jesus, the God and King of our lives, of our family, our glory now and forever, in Jesus' mighty name, amen and amen and amen. Amen. To God be the glory. Amen. So again, we have heard another wonderful message from the very heart of God. Amen po ba? Amen. At kaninang umaga, sa mga hindi po nakapanood ng ating live session, kaninang umaga ng ating morning service, please do check it out. Amen. Please do watch our online service. Amen. Kung gaano po kaganda ang ating afternoon service, ganun din po. Amen. Iba din po ang anointing ng ating online service kaninang umaga. So please do make sure to check it out and watch it. Amen po ba? Napakaganda din po ng turo ng lingkod ng Diyos, si Apostle Ricardo. Amen. So right now, we have learned about humility. Amen po ba? Para po sa ating tithes and offering, please open your Bibles in Timothy 6 verse 17. It says here, "As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy." Amen. So ito po yung binigay ng Lord for me this afternoon. Sabi ng Lord, para sa mga mayayaman at para sa may kakayanan, huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmarunong. Amen po ba? So sabi ng Lord sa atin, kung ikaw ay pinagpapala at patuloy na pagpapalain, huwag daw natin siyang kalimutan. Amen po ba? Dahil the moment we forget Him, tayo daw po ay nagmamataas. Amen. So again, brothers and sisters, right now, things are very hectic. Things are very complicated. Things are very uncertain. Amen po ba? Para sa mundo. Pero sa mga tunay na Kristiyano, tayo po ay sure. Amen? Na tayo ay victorious. Amen po ba? Kahit anong sabihin ng mundo. You know, I was scrolling through Facebook and Twitter earlier. Kasi nagbura po talaga ako ng Facebook tsaka ng Twitter. Kasi ang bigat ng mga pangyayari lately, di ba? Tapos parang, syempre ikaw, ayaw mo muna sagip niyan. Amen? Kasi gusto ko nagde-devotion or focus sa ministry and sa studies. Amen? Pero kanina nag-check ako ng Facebook and Twitter ulit. Amen? Tapos nakita ko yung post ng friend ko. Sabi niya,
I can't believe I lost to my parents, both of my parents, in COVID in just a span of 3 weeks. Amen. Sobrang bigat po. Sabi niya hindi siya makapaniwala na nawala ang kanyang parehong magulang dahil sa COVID-19 in just a span of 3 weeks. Amen po ba? And this time, marirealize mo, amen, and God made me realize na talagang ito yung panahon na hindi dapat tayo ma-down. Amen. Kasi kung titignan mo yung mga mensahe, parang kung titignan mo, pakinggan mo yung mundo, parang ito yung panahon na parang gusto mo ma-down, sumuko. Amen po ba? Pero ang sabi ng Lord, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. At ito yung panahon na mas kailangan tayo ng Panginoon, ng ministeryo, ng KOJF. So brothers and sisters, let us not forget to support our ministry. Amen. Let us not forget to support with our tithes and offering, with our pledges, with our love gifts. Kasi ito po yung panahon na kailangan natin mas mapalaganap ang salita ng Diyos. We are continuously trying to expand, improve, amen, our ministry, our church, amen. At naniniwala tayo na matitigil na itong lockdown soonest, amen. At tayo umuli ay magkakasama-sama dito. So while you are in the comforts of your home, please do stay safe, amen po ba? But at the same time, wag po natin kalimutan ang ating tithes and offering, ang ating love gifts, ang ating pledges. Patuloy po tayong gumagastos, amen. Patuloy po tayong nagbabayad ng ating bills, amen, for our churches, amen. At naway patuloy po tayong sumuporta dito, amen. Dahil para sa atin po to, amen, first and foremost. As members of KOJF, para sa atin po to, amen po ba? So again, brothers and sisters, don't forget to give your tithes, your offering, your love gifts. So paano po? Amen. Dahil wala tayong actual. Amen po ba? Ngayon po, meron po tayong marami. May GCash, may BPI, amen, may BDO. So I believe they're in the caption. Nilagay ko po sila sa caption. So please do check them out. We have our GCash account. It's there. We have our BPI. We have our BDO. You can send through LBC. You can send through Palawan Express. So everything is very, very efficient, effective, amen, and easy and convenient. Amen po ba? Napakadali na po ngayon magbigay. So wala nang excuse. Amen. At bilang mga tunay na Kristiyano, huwag po tayo magpapahadlang sa pandemyang ito para hindi po tayo makapagbigay at makapakinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? At alam ko po na right now, everyone is at the edge of their seat, but just don't forget that the Lord is with us. Amen. So, kung kayo po ay nabibigatan sa mga balitang naririnig natin, alam nyo po, i-open nyo lang yung Facebook account ng KOJF at makinig lang kayo. Amen. Sa Word of God, sa turo, mawawala po lahat ng kabigatan. Yun po yung aking naramdaman kanina. Amen. Habang nag-i-scroll ako, nakita ko yung mga tweets na namamatay, yung mga ano ng kaibigan ko. Diba? Ang bigat po. Pero sabi nga ng lingkod kanina ng Diyos, patuloy lang nating ipanalangin ang bawat bagay, ang ating mga leaders. Amen. So speaking of our leaders, at kailangan po natin suportahan ang ating mga church leaders. Amen po ba? Ipanalangin po natin sila. Huwag po natin kalimutan ang ating love gift. Amen. Sabi sa Timothy 5:17, "Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching." Amen. So isegue ko na din po ang ating love gift for the man and woman of God. Patuloy po natin itong ibigay. Amen po ba? So again, brothers and sisters, let us give. Let us give with a cheerful heart, and let us give with humility. At sabi ko nga kanina umaga, ang pangako ng Lord is to not be anxious about anything because the Father knows everything. So again, bago mo pa ilagay, bago mo pa ibigay, alam na ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Amen po ba? Amen. Sige po, tayong lahat ay manalangin, ipanalangin natin ang ating ibinigay bago tayo mag-closing prayer. Dear Heavenly Father, we thank you once again for the opportunity that you have given us to give. Thank you, Father God, because we know that you already moved, you already answered, Father God. Lord, thank you, Father God, dahil alam po namin ang mga taga-KOJF at ang mga nakikinig ay patuloy mong pinagpapala. Father God, maraming salamat dahil ikaw ang nagpo-provide sa kanila, sa amin, Father God. Ikaw ang nagpo-provide ng sources of income, sources of wealth, Father God. Kung paano, Father God, hindi ginugutom ang mga ibon, paano pa kaming mga anak mo, Father God. Kaya maraming salamat, patawad din, Father God, kung kami ay
alinlangan kung kami ay nagduda, kung kami nanghina, patawad, Father God. Maraming salamat dahil muli kami iyong pinalakas. Muli kami iyong ni-remind, Father God, na nandyan ka lamang at kailangan namin magtiwala at kailangan namin tuloy-tuloy na suportahan ng tunay na iglesia, ang KOJF at ang iyong mga lingkod. Kaya Lord, maraming salamat dahil alam po namin na lahat ng aming ibinibigay ay patuloy niyong pinaparami, pinapalaki at patuloy niyo kaming pinapayaman, Father God. Hindi para ipagyabang, hindi para sa tao, hindi para sa iyo, Father God. Maraming salamat, maraming salamat. Wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang. At ang bawat tunay na Kristiyano na tapat na nagbibigay ay magsabi ng Amen at Amen. Amen. At before I close in prayer po, Amen. So gusto ko po i-remind ulit ang ating bawat kapatid na mag-share po ng ating Facebook account. Amen po ba? So right now, we are continuously trying to expand our social media ministry. Ito na po ang ating bagong ministeryo. Amen po ba? Gusto man natin o ayaw, amen, but this is it. This is the new normal, as they said. So gusto ko po i-remind ang bawat kapatid natin na taga-kingdom ka man, amen, at dapat taga-kingdom ka, i-share po natin ito sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya, amen po ba, kapuso, amen. Huwag po natin kalimutan i-share. At alam nyo po, nakakatuwa na marami po tayong mga kapatid na tumutulong para po maging successful ang ating online live ministry behind the camera. Amen po ba? So, ang the least we can do is share. Amen po ba? Para po pakita din natin, una sa lahat, sa Lord, na we're doing our part. But at the same time, mapakita din po natin ang ating appreciation sa mga kapatid natin na maaga pa lang po ay nandito na sa church, nagsiset up, amen po ba, para lang po ma-provide itong online service. So again, brothers and sisters, please do share and like. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Heavenly Father, thank you once again. Maraming salamat dahil naging tagumpay ang linggong ito. Maraming salamat dahil sa buong linggong ito, kami ay malusog, kami ay maayos, kami ay nakapakinig muli ng iyong salita. Lord, maraming salamat dahil alam po namin na bago pa kami nakapakinig ng mga salita mo, ito'y tumurok na sa amin. Maraming salamat, Father God, sa lingkod na ginamit nyo kaninang umaga kay Apostle Ricardo Carillo. Gayun din, Father God, sa ginamit mo ngayong hapon kay Prophetess Shannon Carillo. We thank you, Father God, for the lives of these man and woman of God. Thank you for their lives, Father God. Thank you, Father God, also for the people who are in this ministry and who are continuously sacrificing for this ministry. Bless the people, Father God, na tumayo kaninang umaga, ngayong hapon, at patuloy pa silang tatayo para sa iyo. Lord, may you remind these people, Father God, that you are always with them and the reward is in you, Father God. And Lord, right now, I bless, Father God, everyone who listened with in our online live streaming. Bless them all also, Father God. Lord, we pray for the continuous success, continuous promotion, continuous growth of this ministry, especially in your end time. Lord, thank you very much for reminding us to be humble, for reminding us that you are there no matter what the world throws to us. Thank you, Father God, for reminding us that in this time of chaos, in this time of uncertainty, we have a God that we can hold to. We have a God na hindi kami bibitawan. Kaya maraming salamat. We seal, Father God, everything that we have heard with victory. We seal them with your grace and mercy at walang gawa ng kaaway ang magnanakaw or aagaw dito. Tuloy-tuloy ang aming tagumpay this week hanggang sa mga susunod na weeks. Walang taga KOJF at tunay na Kristiyano ang magkakasakit. Walang taga KOJF at mga naglilingkod na maliligaw. Walang taga KOJF at mga naglilingkod na mawawala, kundi kami ay dadami, kami ay lalaki, Father God. Indeed, the harvest is plenty, but we need more workers to harvest this, Father God. And this is the time that we will have more workers, Father God.
thank you, Lord, for your grace. Thank you for your mercy. Wala na po kaming iba yung ibang masasabi kundi salamat, salamat, salamat. We pray, Father God, for your continuous success to be upon us. In Jesus' mighty name, at ang bawat taga kayo, JF, ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Sige po, minsan pa, seryuhan po natin ng ang ating tagumpay sa oras at sa araw na ito ng isang awitin muli sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Muli isang awitin, pasasalamat sa ginawa ng Panginoon sa at sa ating narinig, sa ating naranasan, at sa ating nakamit sa oras at sa araw na ito. Salamat, salamat, Panginoon! Hallelujah! Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Walang ibang magmahal sa akin kung katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sanigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, Panginoon! Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, Panginoon. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, O Diyos. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin kundi katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin kundi katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya.